Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jared and today is February 2, 2021 at kanina po is a very exciting day para sa akin kasi oral arguments kanina tungkol sa Anti-Terror Act. Eh, alam niyo naman mga Tower Guys, ilang linggo ko nang iniintay ang oral arguments na yan. Sobrang excited ako dyan. Marami po salamat for joining us tonight. We have 524 viewers tonight, no? Nag-uumpisa pa lang. Marami na tayo nandito. Pero marami po salamat sa inyo pong pag-join sa atin ngayong gabi. Kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po subscribe button dyan sa baba. Also, mga Tower Guys, huwag nyo rin pong nakakalimutan i-like at i-share po yung ating video tonight sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kachokaran, katrabaho, etc. etc. Tapos mga Tower Guys, huwag nyo rin pong nakakalimutan na i-follow po ako sa aking mga social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Minds, at Big Kiss. Okay? Ang dami na nagko-comment. Pero bago po tayo pumunta sa ating topic for tonight, tayo po muna ay magpapasalamat sa isa sa ating mga supporters. Iba naman ngayon, okay, si Daikos Yummy. Japanese restaurant po siya sa Pateros. Ayan, Daikos Yummy. Okay? So, ang nakita ko po dito, mga Tower Guys, no, different flavors of takoyaki. A simple place to satisfy your palate. Taste the different flavors of takoyaki that is the best in Pateros and freshly cooked for you. Ah, takoyaki. Tagal-tagal na akong dinaakay ng takoyaki. Meron pong iba-ibang flavors, squid, kani, bacon, octopus, and ayan po ang kanilang price list. So kung gusto niyo pong umorder, free delivery daw po sa area ng Pateros, okay, just send them a message. Okay, send nyo lang po ng message or pwede nyo po silang contactin sa 0929-409-9210. Okay, bukas po sila from 10 a.m. to 9 p.m. Okay. Ay, eto na! Umpisa na natin! Woo! Diyos ko! Kanina pa ako na-excite, mga Tower Guys. Alam nyo kung bakit, mga Tower Guys? Kasi, tulad nga na ako yung toko kanina, ang tagal kong iniintay itong oral arguments. Ano? Simula pa lang nung nag-uumpisa yung mga petitions tungkol sa Anti-Terror Act. Eh, inaabangan ko na yan na dinggin na to sa Korte Suprema para magkaalaman na kung totoo ba na unconstitutional ito o hindi. Ngayon, mga Tower Guys, ito ang diferensya. Ito ang diferensya kanina. May ipapakita ko sa inyong balita. Ito yung balita ng News 5. News 5 po ito. Okay? Ito po ang balita. Anti-terrorism law. Legal luminaries challenge draconian law before High Court. Mga Tower Guys, kung babasahin nyo po itong article na, eh parang napakahusay ng ginawa ng mga kumontra laban sa Anti-Terror Act. Ayan, hindi ko nababasahin lahat kasi parang ano eh, parang tribute ito para sa kanila. Napakadami. Napakahaba, ayan. Tapos parang napakaganda nang nangyari sa loob ng Korte Suprema noong mga oras na yun. Pwede nyo pong ano, no? Pwede nyo po itong basahin on your own. I-google nyo lang siya sa News 5. Actually, kung babasahin nyo po lahat ng mainstream media today, pare-pareho lang kayo na makikita. Pinagtanggol ng mga abogadong to ang Anti-Terror Act at nasabi nila ang kanilang saloobin. Pinaliwanag daw nila ng maayos, pero mga Tower Guys, ang usual na kinukot lang nila, ang usual na piniprint lang nila sa media at binabanggit sa inyo sa mga balita, eh yung nangyari sa kanilang introduction. Introduction lang, mga Tower Guys. Hindi nila binabalita yung actual na interpellation. Interpellation po, mga Tower Guys, yun po ay parang Q&A. Q&A po yun. Pero ang magtatanong sa'yo, mga justice ng Supreme Court. Kamusta naman? Kamusta naman ang pressure nun, di ba? Bilang isang abogado, kaharap ka sa husgado, ang kaharap mo, mahistrado ng Korte Suprema. Diyos ko! Ayan, loading daw. Globe, ikaw talaga ay mo nakikisama sa akin.
ang ikaw talaga. Pag mga critical moments ang ganitong loop, di ka talaga nakikisama eh, no? But anyway, unahin natin si Nery Colmenares. Okay, medyo mahaba po ito, 10 minutes. Ang nag-interpolate po sa kanya ay si Justice Carandang. Okay, so si Justice Carandang po ito. Painggan po natin kung ano yung nangyari sa kanyang interpellation. Kasi mga Tower Gods, ito yung hindi binabalita sa inyo. Ito yung hindi binabalita sa atin lahat. Na kailangan pa nating panoorin yung buong 3 oras na ito para makakuha tayo ng katotohanan tungkol sa nangyari dito sa oral arguments. Unahin natin si Nery Colmenares. Petitioners claim that Section 16 of the Anti-Terrorism Act violates the right to privacy. According to Article 3 of Section 3 of the Constitution, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Okay. So mga Tower Gods, ito po sa umpisa, no, yung kay Nery Colmenares. Ang una pong question is unconstitutional daw yung Anti-Terror Act dahil lumalabag daw po ito sa Article 3, Section 3 ng ating Constitution. Sabi, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable. Ibig sabihin, ang ating pribadong buhay ay hindi pwedeng i-violate ng kahit sino, mapagobyerno man yan, mapa-individual. Except upon lawful order of court. So, kailangan may court order. Or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Okay. So, ito po yung unang tinanong ni Justice Carandang kay Nery Colmenares. No? Dahil nga ang topic ni Nery Colmenares ay tungkol sa privacy, tungkol sa Anti-Terror Act. So, tingnan po natin yung sinagot niya. Don't you think that counter-terrorism activities fall under the exception of public safety or order and thus allow a legitimate intrusion into a person's privacy? Yeah. Your Honor, please, we have to go back again to the definition of terrorism. Can you make it louder, please? Yes. The definition of terrorism allows an unbridled discretion on the part of the military or the ATC, for that matter, Your Honor, to access record or collect information, even private information, Your Honor. Imagine, Your Honor, the order of the court in this case, Your Honor, under Section 16, would not even describe with certainty the things or places to be searched. Under the Constitution, Your Honor's please, a surveillance such as this is tantamount to a search. And under the Constitution, a search to be reasonable must have probable cause and must describe the things or place to be searched. Okay. Naalala niyo mga Tower Gods, noong mga panahon na pinapainggan natin si Justice Leonin, tapos meron siyang kinote sa Constitution na ang kailangan, ang search and seizures ay meron dapat court order at dapat very specific ang naka-indicate o nasa loob ng search warrant. Yun din po ang sinabi ngayon ni Nery Colmenares. Ang sinabi po niya, okay, ang sinabi po niya ngayon, ito raw, yung Article 16, ito po yung Anti-Terror Act na babasahin po natin sandali. Para po iisa lang po tayo ng mindset o isa tayo na iniisip. Ito daw, itong Section 16 ng Anti-Terror Act ay nagva-violate sa constitutional provision ng ating bansa na kung saan ay hindi pwedeng i-search o hindi pwedeng siyasatin ng kapulisan at or kasundaluhan ang ating mga tahanan nang walang karampatang search warrant na merong specific na nakalagay kung ano ang hahanapin at kung saan hahanapin. So, ito po yung sinasabi ni Nery Colmenares na masyado rang vague ang Anti-Terror Act pagdating sa surveillance. Mga Tower Gods, kung titignan nyo po ito sa perspektibo ng isang makakaliwa
o terorista o criminal. Huwag na yung makakaliwa kasi hindi naman illegal maging makakaliwa eh. Sa perspektibo ng isang criminal, eh nakakatakot nga naman to. Surveillance, babantayan ako, itatap ang aking mga telepono, papasukin ang aking bahay, kahit ano pwede lang halukugin. Nakakatakot nga naman. Anong sinabi, ano ang binalik sa kanya ng Chief Justice, na isa sa mga magistrates o justice na nag-i-interpellate sa kanya? In this case, Your Honor, is unbridled. But we must understand the order of surveillance must be authorized by the Court of Appeals upon application, right? Oh, ang sabi niya. Paano mo sasabihin, Nery Colmenares, na illegal ito, eh i-authorize ito ng Court of Appeals, hindi ba? Di soplak si Nery Colmenares. Yes, Your Honor. So, there are safeguards. In fact, Your Honor, the test is probable cause before the Court of Appeals could issue an order of surveillance. Oh, di ba? The test is probable cause before the Court of Appeals can give the order of surveillance. Kailangan, mga Tower Guards, bago bigyan ng order of surveillance ang mga magbabantay sa mga kriminal, eh meron muna silang ibibigay na listahan ng ebidensya sa ating mga mahistrado. Sa Court of Appeals pa nga, eh napakataas nun. Hindi po RTC to, ha? Court of Appeals ang mag-aaproba ng probable cause. In fact, Your Honor, it's an ex parte application and the basis of probable cause of the Court of Appeals is, for example, remember that an offense has been committed. Mm-hmm. So you are against the ex parte application. Nagalit si Justice. Well, Your Honor, I'm just saying this, that the standard para, di ba ganun din ang search warrant? Mm-hmm. It's an ex parte application? Mm-hmm. Yes, Your Honor. Ex parte application po, ibig sabihin, representative application. The relevance of ex parte is this, Your Honor's case, that the basis of the court to issue the authorization is an offense has been committed and the effects of the crime can be found in the place to be searched. How can the court know that an offense has been or is about to be committed? In fact, Your Honor, narinig niyo yung argument nito ni Colmenares. Ang sabi ni Colmenares, ang nasa constitution natin, Your Honor, eh pwede ka lamang mag-search at mag-seizure kapag meron ng krimeng naganap. Mga Tabercats, ito po kasi ang problema sa line of reasoning nitong ni Nery Colmenares. Ang terorismo po, okay, ay hindi ho pwede itong solusyonan after the fact o pagkatapos mangyari ng terorismo. So halimbawa po, itong nangyari sa Hulo, yung Hulo bombings. Okay? Sinur-surveillance na po ng ating AFP yung mga bombers bago po sila pinatay ng PNP. Diyos ko. Another topic yan for another day. Pero yun po ang nangyari. May surveillance na po na nagaganap. Imagine kung inintay pa ng AFP na magpasabog ang mga terorista sa Hulo bago sila umakto. Eh di ba nga, kaya nagkaroon ng bombing dahil eto nga, nagkaroon ng problema sa PNP. Imagine kung nahuli yung mga bombers na yon. Right then and there, magkakaroon kaya ng Hulo bombing? Hindi. So yun po ang sinasabi ni Nery Colmenares. Bakit nyo kami isa-search? Eh wala pang krimeng ginaganap. Terorismo po ito. Ang terorismo po, mga Tower Guards, kapag meron ng krimeng naganap, marami ang namamatay. Iintayin pa ba natin yun? Yun po ang flaw sa logic nito. The definition would not give the court standards on what probable cause is because nobody really knows what the crime being committed yun, or is about see? To be committed is done, Your Honor's please. So in that sense, the court authorization actually is without probable cause in the sense that the court has no standards to follow with which to issue what are the standards to follow congressman, pardon po, what are the standards that need to be followed? Alam niyo mga Tower Guards, nararamdaman mo na dito yung inis ng judge. Alam niyo kung bakit? Kasi po ang nagbibigay po kasi ng search warrant ay mga huwes
mga judge po. Ngayon, si Nery Colmenares, kinu-question niya ngayon kung paano ibinibigay ang search warrant. Kung paano ngayon, kung paano ibinibigay ang survey order of surveillance. Kasi po, probable cause po, mga Tabercats, ibig sabihin po ng probable cause ay merong ebidensya na magsasabi na merong potential o merong krimeng naganap. Sa kaso po ng Anti-Terror Act, ang ibig sabihin po ng probable cause ay merong ebidensya kung saan may nagsasabi na may plano para gumawa ng terrorist act. Yun po yun. So, yun po ang ngayon, sabi ni Nery Colmenares, paano nyo masasabing probable cause yung ibibigay ng order sa order of surveillance? Eh, wala pang ang krimeng nagaganap. Kailangan meron tayong standards. Eh ngayon, dahil syempre, huwes nga naman si Justice Carandang. Bakit mo kwe-questionin ang mga huwes? Diba? Kaya mga Tabercats, maiintindihan nyo kung bakit naiirita na si Justice Carandang dito. Well, probable cause is not enough before a court of appeals can issue the order of surveillance. Well, what could be your standards? What could be your standards? Search, Your Honor, the probable cause would be that an offense has been committed. And See? Then, of course, the effects of that offense can be found in the place to be searched. In this case, Your Honor, it penalizes intention. So how would the court know that an offense has been committed, Your Honor? And so in that sense, Your Honor, please, the probable cause of the judge is based on the allegations of the respondents here in this case, Your Honor. Okay. And yes, Your Honor. Mga Tabercats, ang determination po ng probable cause ay hindi nakadepende sa mga otoridad na sa ating PNP o sa AFP. Hindi po yan nakadepende dyan. Ang determination po, ang pag-alam kung ang isang bagay ay ebidensya para magbigay ng order of surveillance ay nakadepende sa huwes. So dito po sa line of questioning na ito ni Nery Colmenares ay kino-question niya ang motibo mismo ng huwes. Hindi lang po yun. Ang sinabi po niya kanina, ano ang iniimbestigahan natin dito? Ang iniimbestigahan ba natin dito ay ang intention? Intention po ba ang ating iniimbestigahan dito? Mga Tabercats, babalikan po natin ang definition po ng ng terrorism, ha. Balikan natin ang definition ng terrorism. Okay, sa section 4. Saan yung section 4? Section 4. Ayan. Ayan, ang section 4. Ay. Subject to section 49 of this act, terrorism is committed by any person who within or outside the Philippines, regardless of the stage of execution, engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person, engages in acts intended to cause extensive damage or destruction to a government or public facility, engages in acts intended to cause extensive interference with damage, etc., etc. Intention po talaga. Pero, mga Tabercats, ano ba ang intention na sinusukat dito? Intention to commit all of these crimes. Intention to commit acts of terrorism. So, ang sinasabi kasi ni Nery Colmenares, hindi mo pwedeng, according daw sa ating constitution, hindi mo daw pwedeng ihabla ang tao dahil lamang sa intention nito, dahil lamang sa gusto niyang gawin. Eh mga Tabercats, kung ang gusto niyang gawin, patayin tayong lahat. Kung ang gusto niyang gawin, pasabugin ang mga building dito sa paligid natin. Kung ang gusto niyang gawin, pasabugin ang mga critical infrastructure natin, ang NGCP, yung nagkocontrol ng ating national power grid, nagkocontrol ng ating tubig, etc., etc. Hindi ka pa ba gagalaw? Takot talaga? Takot talaga? Takot talaga kayo doon? Ay, nako. Ayan. So, balikan natin yung video. Kaya nga sabi kanina ni Justice Carandang kanina,
Hindi ba papasok na yung Anti-Terror Act dito sa parte na to? When public safety or order requires otherwise. Pwede mong i-violate ang privacy dahil nga naman sa surveillance kapag ang public safety or order requires otherwise. Malino na malinaw nasa constitution natin na pwedeng gawin ang surveillance. Basta involved doon ang public safety at order, peace and order. Pakinggan pa natin, nasa, Diyos ko, 4 minutes pa lang tayo. Dami na nating napag-aralan. Don't you think that terrorism is a very, very grave crime against national security and even a crime against the people's security and life? That before they actually have to do any terroristic act, the state has the right to know the information beforehand. Correct. Through a surveillance ordered by the Court of Appeals. Thank you very much, Your Honor, Justice. Yes, to recognize the fact that terrorism is a grave and serious concern, Your Honor. However, the court has mentioned so many decisions that it's not a question of expediency. That interest must be, compelling state interest even, must be narrowed down, tailored narrowly by the law. And any important compelling interest, if the respondents wishes to do that, must be in consonance with the Constitution, Your Honor. So even if they claim, yes, it's very important, it cannot be said, Your Honor, that it because it's important, it's a serious concern, the fundamental rights of others can be violated because of the state interest at hand, Your Honor. Ayun, doon nagkamali si Nery Colmenares. Kasi mga Tabergats, hindi na po state interest ang usapan dito. Pagdating sa terrorism, hindi na state interest o yung gusto ng Estado ang tinitingnan dito. Ang tinitingnan na dito ay ang public safety. Public safety na ang usapan dito, mga Tabergats. Pagdating sa terrorism at sa counter-terrorism, ang usapan na dito ay public safety. Kasi hoda na yung interest ng gobyerno, etc., etc. Ang importante dito ay ang public safety. Yun yung hindi masagot ni Nery Colmenares kanina pa. Hindi niya sinasagot yung tanong na yan. Dahil, mga Tabercats, pag sinagot niya ng oo, itong batas na ito ay nare-recognize ang public interest, kaya okay lang mag-surveillance, eh bakit pa siya nandyan? Kailangan umalis na siya dyan. The court will surely strike down a law that just because using the concern or the gravity of the crime will violate fundamental rights, Your Honors. Can you honestly believe that the prevention of the commission of a terroristic act can be properly done without surveillance and interception? Thank you, Your Honor. Actually, I think the prevention of terrorism need not be through a law like the ATA, which is unnecessarily sweeping as to infringe on protected rights, Your Honors. How? Ito yung tanong dyan eh. Tinanong siya ni Justice Carandang, sa palagay mo ba mapipigilan natin ang terorismo ng walang surveillance? Hindi na naman sinagot ni Nery Colmenares yung tanong. Ang sinagot niya, actually, Justice, hindi naman natin talaga kailangan ng Anti-Terror Act eh. Oh, asan ang sagot mo dun? Asan ang sagot mo dun? It's a yes or no question. Tapos saka may justify. Eh, hindi niya sinagot. So wala. Nga. Surveillance, in fact, can be done by state and it's in the Constitution, in the law. However, in this case, Your Honor, an unbridled discretion, any mode, any personal information, using any mode against any person, Your Honor, is really too much of a power given to the ATC, Your Honor. It violates not only unreasonable searches and seizures, but also the right to privacy. And even if it is important to catch a criminal, whether terrorist or not, the surveillance must be done
the Constitution requires that basic rights must be followed, basic steps must be followed. You see, Your Honor, surveillance, if we connote it as a search. The presumption against a search is that it's for the part of government to prove that the search is necessary. Can you not just consider this as a matter of evidence that if properly excluded, the court can exclude? Well, in this case, Your Honor, because of the vagueness and overbreadth of the law, the court doesn't even know whether the things or effects that were seized are part, because you see, it didn't even describe the things to be seized. Tignan nyo, inisulto pa niya yung mga korte natin. Anong sinabi niya? Hindi ba pwedeng, sa tanong ni Justice Carandang, hindi ba pwede na kung ano man yung ibigay ng Anti-Terrorism Council at ng PNP ng AFP ay i-consider o tignan na ebidensya laban sa terorismo? Anong sagot ni Nery Colmenares? Hindi ho pwede. Kasi hindi naman ho natin alam kung talaga bang ginamit yan sa terorismo. Mga Tabercats, example, meron akong cellphone. Yung cellphone ko na yun, syempre, ang daming messages nun, di ba? syempre, ang daming messages ng aking cellphone. May access yan sa aking social media accounts, etc., etc. Ngayon, paano mahuhuli, halimbawa, na-designate ako bilang, o na-proscribe ako bilang isang terorista, paano malalaman ng ating kapulisan kung ako ay nakikipag-usap sa mga kapwa ko terorista at nagpaplano terrorist act? Di ba kailangan nilang kalkalin ang aking cellphone? Included doon ang aking mga personal conversations, mga emails, mga tawag-tawag, kasama yun doon. Ang sinasabi ni Nery Colmenares, violation yun ng ating privacy. Pero mali ka uli doon, Nery Colmenares, dahil yung batas o yung provision sa ating constitution na sinabi ni Justice Carandang, uulitin ko lang ulit, Article 3, Section 3, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court. Order of surveillance ay isang lawful order of the court, or when public safety or order requires otherwise. Very, very simple. Napakadaling basahin. Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan to. Sa totoo lang, kaya kung meron, nakita ko kanina meron na nagsabi dito, abogado ka ba? I don't care kung itagsatihin nyo abogado ko o hindi. Dahil marunong lang, kung marunong ka lang magbasa at marunong ka ng critical thinking, maiisip mo, ay oo nga no. Walang kwenta yung mga sinabi ni Colmenares. Diyos ko, critical thinking lang yan. It's basic. It's basic. Ngayon, kung syempre, kung ang utak mo puro politika ang nasa ang laman, di bahala ka, nabobobo ka talaga. Tingnan niyo si Colmenares, nabobo dahil sa politika niya. Under the surveillance of provision in Section 16, there is no plain view, Your Honor. There is no plain view in the sense the moment you're surveilled, all information is quote-unquote plain view in the sense that it can be taken by the ATC, Your Honor. Ibig pong sabihin ng plain view, dapat makita agad. Kumbaga, ang kinokontra dito ni Nery Colmenares, lahat ay i-considered plain view kahit yung mga nakatago. Even of personal information that is not in any way related to the offense can still be collected and reported by the ATC, Your Honor. So in that sense, we contend that we understand the concern for terrorism, but it must not be to the detriment and violation of fundamental rights. Is the probable cause standard not enough? Well, the mention of probable cause. Napaano si Nery Colmenares doon? Seems to portray that there is probable cause. For example, Your Honor, a ATC goes to the court and says, well, we have a probable cause that an offense is being committed, for example, and that the things to be seized in that place. The probable cause must be established at least. Correct. Then with the eyes of the judge issuing the order, hindi lang, there is a probable cause that the act was committed. Yes, there must be something behind that. So the judge will now ask what offense has been committed. So are you not comfortable that the Court of Appeals will issue the order? Yun! Diretso na siya ni Judge. Sabi ni Judge,
Ano, mas marunong ka pa sa huwes? Hindi ka komportable na sa Court of Appeals mga galing ang order para sa surveillance? O di tinabla siya? Tablado si Nery Colmenares. Binalita ba sa News 5? Binalita ba sa GMA? Sa Inquirer? Hindi. Hindi binalita. On a probable cause? No, it can't in that sense, Your Honor, because the Court of Appeals will say, so what offense has been committed? Oh, it's an act that was intended. It's an intention, Your Honor. Can you provide a safe standard? Yun! An acceptable and reasonable standard? For us, Your Honor. Sabi ni Nery Colmenares. Sabi ni Justice Carandang. Eh, nagde-demand ka ng isang standard para sa probable cause. Eh, ikaw nga, kaya mo mabigay ng standard? Can you provide a reasonable standard? Sabi ni Nery Colmenares, Durog eh. Ay, nako. Sarah Jenica Toribio, thank you very much po sa inyong super chat. Na-appreciate po natin yan. Ay, balik po tayo sa ating ano, video. Honor, the Section 4 actually cannot be cured by any reasonable standard. Ah, okay. So, Section 4 cannot be cured by any reasonable standard. Even an IRR. The definition of... Ibig po sabihin ng cured, mga Tavergats, parang ano, hindi pwedeng sapalan. Kumbaga, hindi pwedeng sapalan. Yun po yung sinasabi niya. Yun dong Section 4 na yon, mga Tavergats, ay hindi pwedeng sapalan kahit doon ng IRR. Yung pagkukulang ng actual na batas ay hindi pwedeng sapalan kahit ng IRR. So walang cure. Wala siyang cure. Balikan natin yun. Gusto ko yung sinabi doon ni... Gusto ko yung pagiging sarcastic dito ni Justice Carandang. Totoo lang. Ulitin nga natin. Behind that. Yes. So the judge will now ask what offense has been committed. So are you not comfortable that the Court of Appeals will issue the order on a probable cause? No, it can't in that sense, Your Honor, because the Court of Appeals will say, so what offense has been committed? Oh, it's an act that was intended. It's an intention, Your Honor. Can you provide a safe standard? Yun. An acceptable and reasonable standard? Your Honor, the Section 4 actually cannot be cured by any reasonable standard. Ah, okay. So Section 4 cannot be cured by any reasonable standard. Even an IRR cannot. The definition of the acts there cannot be cured by any possible reasonable standard. Especially in an IRR, Your Honor, because the IRR can go behind the law. And IRRs can be changed anyway, while the law cannot be changed. So it is... Up! May mali dun si ano, may mali si Nery Colmenares. Ang sabi ni Nery Colmenares, by the way, bago ako pumunta dyan sa ano. Maraming salamat din kay Marisa Mendoza po sa inyong super chat. Okay? Maraming po salamat. Going back. So ito na po, may sinabi pong mali si Nery Colmenares. Ang sinabi po niya, dahil wala raw sa batas yung cure na gusto nilang mangyari, eh mababago din naman yung IRR. Eh ang batas hindi mababago yan. Correction. Ang batas ay pwedeng i-repeal, pwedeng baguhin kung magkakaroon ka ng kongreso na magsasabi na sige, i-repeal natin yung batas na yan. Mali siya dun. Nery Colmenares sunog. Not for the IRR to provide safe standard, Your Honor. Because IRRs are just not the laws that Congress has passed. So even if the IRR tried to cure, you know, the law does not require it. So therefore, the ATC can always say, well, it's not in the law. And anyway, if you want the IRR, you know, can okay, be... Okay, Tony Colmenares, let's go to another point. Thank you. change topic bigla. Nagsawa na si, ano, si Attorney Carandang. Actually, kung tatapusin ko to, no, medyo hindi na related dun sa... discussion kanina tungkol sa privacy tsaka sa order of surveillance. So mga Tabercats, overtime po tayo ng 30 minutes. Actually, overtime tayo ng 1 hour actually. Pero mga Tabercats, sana nag-enjoy po kayo sa ating live tonight. Bukas po na tayo magpapa-shoutout ha. Dahil yun na nga, it's 1:30. Pero mga Tabercats, please do like, share and subscribe po sa aking channel. Kung nagustuhan niyo po yung aking content, paki-share po yun bukas. May mga i-upload ko yung replay nito bukas. Okay?
At paki-share po yun sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak, para po mas marami po makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito. At sa mga kaibigan po nating OFWs, no, God bless you. Okay, God bless your work. Sa mga nasa Pilipinas naman po, God bless your rest. Pasensya na po. Bukas po ulit, ha? 11 PM, okay? Tingnan natin kung anong ibabalita ng mga tao dahil dito sa kung paano nasunog ang mga dilaw at pula dito sa oral arguments, okay? God bless you, and I'll see you tomorrow on our next Coach Jared Live. Bye everyone, see you tomorrow!